si Ronel Mas, yung gumamit ng Twitter account na at Ron Rips. Ngayon, ganon? Do you think ganon kasimple yung ginawa mo? Then nagtuturo ka pa pala. Diba? So, maybe you're a teacher or I don't know. May school na sinasabi na ayaw mong banggitin. Diba? For what? Whore pain? Na tinasabi mo? Hello? You call an assassination plot, putting a bounty on the head of the president of the Philippines, no? President Rodrigo Roa Duterte. You even addressed him na, sabi nga, madaling mag-iyak-iyak kasi nahuli, di ba? Na, nandinig ko kasi sinabi ni Duterte, no? Ganoon kasi kayo mag-address, eh. Yan ang ipapakita mo sa mga estudyante mo, or pain, di ba? For the NBIs, hindi ito bastang simpleng misdemeanor. Sinabi nyo nga, itutuloy yung investigation later on, no? According to the video, di ba? But, kung titingnan natin, no, yung mga cases, di ba? Maalala natin yung tanimbala na sinasabi, di ba? May matanda pa dati na nataniman ng bala, was hauled, di ba? Tapos na contempt and etc. Uugod-ugod niya matanda. And there was an interview with Mar Rojas, di ba? Ano sagot ni Mar Rojas? Di ba? Sa bibig nila nagmula din ito noong sila nanunungkulan. Ang batas ay batas, di ba? Harapin nila. Di ba? May ganun pa yung sa interview noon. I know everybody can remember this. Regarding just sa sitwasyon ng tanimbala, di ba? Na marami talagang nagalit ng sino na lang yung napagtripan, di ba? Then katulad ng mga cases ng sumigaw ka na sunog sa sinihan. That can cause a rapid panic, magkaroon ng stampede, may mamatay, may madisgrasya, kulong ka doon, di ba? The bomb scare, di ba? Sa airport or sa aeroplano, di ba? Kulong yun. But this one is, as you said, di ba? Sabi nga ng NBI, it's a national security threat, no? You put up a bounty of 50 million on the head of the president of the country, no? President Rodrigo Roa Duterte. And kung teacher ka, di ba, dapat you know how to address the highest official of the country. Yan ba ituturo mo sa mga estudyante mo? Di ba? Kung sa eskwelahan ka man, at kung kasama ka sa mga eskwelahan na ganyan, magsisigaw, iisa nga kayo ng kulay. Madaling mag-iyak-iyakan. Madali yun. Pero, whore fame? Walang ganun, boy. Gago. Yun ang masasabi ko sa'yo. Isa kang malaking gago. Ayan, ako bihira akong magmura sa vlogs ko, eh. Pero yun ang sasabihin ko sa iyo, just for the so-called whore fame. Diba? Yan sinasabi, guys, eh. Think before you click. Diba? Huwag sinasabi lagi na binubusalan yung bibig, isinasakal yung press freedom. Lahat nagbububusa. Diba? Even dito yan, ang dahil doon sa hashtag mo, na hashtag no to ABS-CBN, depressed ka, nang dahil sa ABS-CBN, ang babaw ng paliwanag mo. Hindi, pinipilit kong intindihin yung gusto mo sabihin. Para kang si Kim Chu na hindi ko maintindihan yung gusto mong sabihin, eh. Diba? Tapos sasabihin pa na lagi nyo sinasabi na law is law. Bakit? Hindi ka naman lawyer, diba? Lawyer ba kayo? Ginanong pa yung mga bumibira sa kanya. Wala naman nagsabing lawyer kami. Ang sinasabi namin, hayaan nyo yung mga abogado ng kumpanya nyo na harapin yung sistema na yan sa kaso. At hindi kayong dapat nagbubusa dyan sa social media. Mahilig kasi kayo magbubusa sa social media, eh. Nakakala nyo naman, pabida effect lang kayo lagi. Hindi pwedeng ganun, di ba? Huwag kayong magpagamit. O ngayon, ayan, hashtag, not ABS-CBN. Kung naman yung kaso nga harapin mo, sana saluhin ka ng ABS-CBN mo dahil depressed ka na, dahil sinasabing nawala sila. Hindi sila nawala, tanga. Andyan sila. No, yung analog nila ang nawala. Ang hirap kasi, pinapalaki kasi yung istorya. Andyan yung digital nila. Kaya sila nakakapag-broadcast pa rin. At walang 11,000 na mawawala ng trabaho. Isang malaking kagaguhan yan. Kung hindi nakakapag-shooting yung mga gunggong na artista na yan, na sige ang busa dyan sa social media. Aba, kasi syempre may quarantine. Di kung gusto nyo magkasakit, mag-shooting kayo, tapos. Diba? Wala namang pipigil sa inyo, eh.
Kung gusto niyo mag-ano, mag-gumawa kayo ng sarili niyong waiver. Ay, gusto namin mag-shooting, wala kayong pakialam, 'di ba? Nagkasakit kami, may pera kami. Kalas. Tapos ang usapan, go, 'di ba? Sabi nga, you create your own waiver and that's it. And get out. 'Di ba? Do the fucking shooting and that's it. Pero yung sinasabi, nasasabihin na just for the whore fame, 'di ba? Guys, tinatatandaan niyo, so like uulitin ko, think before you click. Hindi basta-basta ang biro yan. So, sabi ko nga, andyan naman, the original tweet, andyan yung kanyang video, kayo na bahalang umisga, I already gave my side. Wala na naman ako kailangan pang ipaliwalag tungkol sa bagay na to. I already gave some examples regarding such things na sasabihin na, sabi ko nga, it's not a simple misdemeanor because he is calling for an assassination attempt for President Rodrigo Roa Duterte. Again, thank you very much, everybody. This is Daddy Rick. As I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. And now you are experiencing reality because of that bullshit nonsense in your mind saying that whore fame. No, now you will be famous. For what? Sa isang bagay na walang katuturan. Sana ako magpapasikat tayo sa may katuturan. Okay? So, again, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell so you don't miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. As I'm always saying, stay home, stay safe. God bless us all.